Ito, parami na ng parami ang mga Pilipino na uhumaling sa masasarap na Korean dish. Yung mga K-pop kung kaya't kaugnay na niyan ay isang ramen and sushi catering services business ang bibida ngayong araw sa ating negosyo tayo. Panoorin natin to. Ako po si Lani Agiba at sa halagang 3,000 piso, meron na ako ngayong restaurant and catering services. Kasi may previous kaming business which is yung tuna in export po, nagsusupply kami sa exporter. And then, noong time ng pandemic, bawal magpagpalipad ng tuna, so na-stop yung mga flight. So, nung pandemic, wala kaming magawa. Ang ginawa namin, nag-online kami ng slice lang ng tuna sashimi, ganun. Tapos yung sushi, yung dati namin sushi, ino-order ko lang online din. Tapos ako yung nagpapak, nire-repack ko siya. Nag-post lang din ako. Tapos yun na, hanggang sa may nag-o-order na, that time, ang ginawa ko strategy naman is, pag nag-order sila ng tuna, meron akong pre-milk tea. Nagkaroon na kami ng sariling tagagawa ng mga sushi. May mga nag-i-inquire na rin na gusto magpa-cater sa amin. So, tinaray din namin magpa-cater. May ibang kliyente na nagugustuhan talaga nila. So, nagtatanong sila bakit hindi kami magtayo na restaurant. So, yun. Hanggang sa nito nga, nakapagpatayo na din kami na restaurant. Kasi before, dalaga pa ako. May friend ako na nagaya na interview for Taiwan. So, sinaman lang niya ako. Yun, nakapasa nga ako. Nakarating ako ng Taiwan. So, doon, pagdating ko doon, sabi ko hanggang 2 years lang ako gusto ko makapag-ipon. Kasi gusto ko talaga negosyo. Parang lagi kong iniisip na hindi ako magpapailipin sa ibang bansa. Kaya talagang nung nag-OFW ako, ultimong pagkain ko talaga doon, tipid na tipid eh. Kasi gusto ko talaga ispuhunan. Yun sa family ko kasi, business talaga kami eh. Pinalaki kami ng magulang namin na nagtitinda ng asin, nagtitinda ng tuyo. Sinasama ako ng nanay ko sa iba't ibang bayan. Yun, doon kami nasanay ng magulang namin. So para talagang hindi namin nakalakihan na mamasukan sa iba. And noong time na nasa tuna ako, nag-start kami sa 500,000. And then yung 500,000 na yun, nag-supply kami na nag-supply kay exporter, hindi kami binabayaran. So hanggang sa isinanla ko yung bahay namin para lang magkapuhunan, umuutang ako sa bangko. Nagkalubog-lubog kami sa utang eh. Kasi nga nagtiwala kami dun sa sinusuplayan namin. And nung time na wala na kaming pagkuhanan, sabi namin ni husband, bumalik na lang kami ng ibang bansa. May nag-invite sa amin sa Canada. Sabi namin, baka yun na. And then one time, biglang nagkaroon sa Jensen ng stop fishing. Napapunta kami ng Mindoro. So, doon, yung mula Jensen, kumuha sila dito sa Manila ng tuna. Yun, doon kami nakabawi. So, siguro kaya hindi rin kami pinalad na makabalik na ibang bansa kasi may iba pa rin plus si God. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ulit kami. Sa mga gusto magnegosyo is magsimula sa maliit. Kasi pagka maliit, mas matututukan mo utoy-uti. Malalaman mo kung alin yung mas mali, kung alin yung dapat na i-improve. Hindi advice yung magsisimula ka kaagad sa malaki, tapos hindi mo naman alam kung ano yung kakahinatnan. Kasi pag nag-umpisa ka sa taas, may probably na talagang bumagsak. At sa pagninegosyo, okay lang na magsimula ka sa maliit para wala itong pupuntahan kundi sa pagtaas. Kaya ano pang hinihintay? Tara, negosyo tayo!